din ang warehouse namin upang balik yung truck na aking ginamit, kasi araw-araw po ay ito rin po ang ginagamit. Subalit wala po akong kabalitan dito sa aking truck. Bali, solo ko lang po itong ginagamit. Hindi ko kagaya ng ibang truck na may mga kabalitan po sila. Ngayon po ay araw ng Linggo. Ang sikat ng araw ay medyo mainit na po. O talagang mainit na sa panahon po natin, sa panahon dito ngayon. Ika nga po ay siguro po ay alas 9 pa lang ng umaga ay nasa 38 o 39 ang init na po. Kaya paalala po sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino na driver, ay lagi po tayong uminom ng maraming tubig para tayo po ay hindi ma-dehydrate at hindi po tayo ma-high blood. Kasi ang cost po ng high blood ay kulang sa tubig ang katawan. Ayon po sa aking napanood sa YouTube kay Dr. Atoy, sabi po niya ang nagiging simula ng high blood ay kulang sa tubig ang katawan. Lumalapot po yung dugo. Kaya ito ay pag lumapot, hindi na po ito maipapump ng ating puso papunta sa ating utak. Kaya nagiging high blood po ang isang tao. Kaya para maiwasan po yung pagiging high blood, ay kailangan po ay uminom po tayo ng maraming tubig. Sabi nga po niya ay at least 8 glasses of water every day. Pero kung hindi man po natin kaya 8 glasses, at least 6 glasses araw-araw ang dapat na naiinom ng isang tao para iwas sakit po tayo. Kasi pagka lagi po tayong maraming tubig sa katawan, ay magiging masigla ang ating katawan. Hindi po tayo magiging parang mahina. Pagkakulang po kasi sa katubig ang katawan ng tao, ay nagiging mahina. Dahil nga po sa wala siyang ipinapawis. Ito nagiging cost sa pang-high blood. Paalala po, sana ay lagi tayong iingat at proteksyon po natin yung ating sarili sa sakit. Sabi nga po ay mahirap ang may sakit, lalo na wala ho tayong mag-aalaga sa atin dito sa Saudi. Wala ho tayong pamilya dito, hindi ho kagaya ng iba na may pamilya na mag-aalaga. Pero sabi nga po, kahit may pamilya ay mahirap po ang may sakit. Kaya kailangan ay lagi ho natin ingatan yung ating katawan. Matulog ng tama, kumain ng maayos, kain lagi ng prutas para maging malakas. Sabi nga po. At sa araw po ng bukas ay araw na po ng Lunes. Mga kababayan ko na nandiyan sa Pilipinas, ay akin po uling babanggitin na ang halalan sa araw ng bukas ay gawin po natin muling makasaysayan sa ating bansa. Patunayan po muli natin sa ating mga kalapit bansa na tayo po ay hindi mga bobo ng mga Pilipino. Iluklok po natin sa Malacanang yung dapat na iyo po, nakagaya po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, na ang inisip lang po ay kapakanan ng mamamayan, hindi yung kapakanan ng iilang tao lang. Kaya sana ay maging matalino po tayo. Huwag po tayong pumayag na maging ika nga po ay tinatawag nilang sunod-sunuran sa mga taong politiko. Mga taong ika nga ay ang inisip lang ay sariling kapakanan, hindi yung para sa nakararami. Kaya dapat ang iluklok sa Malacanang ay
iniisip ay yung kapakanan ng marami, hindi yung kakaunti lang. Kaya para matupad po yun, ay patunayan po natin na taong Pilipino ay matatalino. Hindi po tayo bobo para iyo po natin sa Malacanang yung mga taong walang pakialam sa mamamayang Pilipino. Gawin po natin yung nararapat nating iboto. At maging ika nga po ay mapagbantay po tayo sa ating mga boto. Bantayan po natin ang ating mga boto, mga mahal po kababayan, para maging maayos ang ating bansang Pilipinas. Dagdag ko lang po dun sa mga taong mahilig sa mga rally-rally. Yung mga tao po na yan, hindi yan magra-rally kung walang perang involved. Banggitin ko na po yung terminong pera. Kasi ang isang tao, kahit na anong diehard niyan sa isang politiko, kung walang pera na involved, hindi ho yan ay ka nga ay sasali sa mga rally na po na yan. Yung mga tao po na yan ay nabibili ang kanilang mga boto. Sana po ay huwag tayong pumayag na mabili ang ating boto. Sabi nga, isipin po natin yung kapakanan ng ating mga anak, yung ating magiging mga apo. Yun po ang isipin natin. Huwag nating hayaan na tayo mga butante ay ipinagbibili ang mga boto. Huwag natin ipagbili ang ating mga boto, mga mahal kong kababayan. Sabi nga po ay sa konting halaga ay ipagbibili mo ang iyong karapatan sa pagboto. Huwag natin hayaan na ika nga ay masira ang ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Sabi nga po. Alam naman po natin marami mga tao pa rin ang ika nga ay mag-iisip ng mga bagay na hindi maganda. Imbis na ang isipin po nila ay sa ikuunlad ng bansang Pilipinas, ang iniisip po nila ay para sa sarili lang po nila. Kanilang hangad ay sabi nga po ay mga taong gahaman sa kapangyarihan. Sabi nga po, tayo pumayag na mapabilang sa mga ganung klaseng tao. Tayo pumayag. Isipin natin lagi ay meron tayong mga anak na ika nga mga ngailangan sa pagdating ng panahon sa tulong ng ating gobyerno. Yung ating magiging mga apo. Ito ba? Kaya kailangan ay maging matalino po tayo. Marami pa rin mga tao ay kana iniisip ay paano sila kakaupo sa mga matataas na posisyon, pero pansarili lang naman po ang kanilang interes, hindi yung para sa nakararami. Ito ba? Naghanap sa social media eh, lalo na po kitang-kita po natin yung mga partido ng mga tinatawag nilang pinklawan. Paano po nila nakukuha yung mga ganong rating eh, kasi nga po eh, hawak nila ang media, babayaran nila ang media sa Pilipinas. Totoo lang, maraming media sa atin ay babayaran po sila, kaya sila ay nag-uulat kahit na hindi tama, hindi totoo. Yung survey-survey na kanilang ginagawa ay hindi naman po totoo. Kaya sana
na po ay maging matalino po tayo, mga mahal po kababayan. Huwag nating hayaan na ika nga eh, yung ating pagiging isang lugong Pilipino ay nababahiran ng mga taong ika nga eh, sakim sa kayabanan o sakim sa kapangyarihan. Kaya sa araw po ng bukas, araw ng Lunes, sa lahat po ng mga Pilipino na nandyan po sa bansang Pilipinas, boto po nyo yung tama, mga taong ika nga eh, karapat-dapat na manukulan sa ating bansa. Matalino na po tayo. Huwag tayo maging bobo sa ating aniga doon. Huwag natin hayaan na napapaikot tayo ng mga taong makapangyarihan sa Pilipinas. Bagon sa panibagong presidente na ating iupo sa Malacañang. Sana ay ang prinsipyo ay kagaya po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na ang iniisip ay kapakanan ng marami, hindi yung para sa ilan lamang. Tinatabunan lang po ng lupa yung basura. Yan, yung bundok po na yan ay basura po lahat dyan. Kaya kita nyo yung tambak na yan ay halos basura po lahat dyan. Ganto, maikot. Tinatambakan po nila ng lupa pagka pantay na, lupa ulit. Tapos basura, lupa ulit. Ganun po ginagawa nila. Muna ang aking mai-update sa inyo na kaganapan po dito sa Riyadh, Saudi Arabia, na ika nga po ay sana po sa araw ng bukas ay maging masaysayan yung ating gagawin mga pagboto sa mga mahal kong kababayan na nandyan po sa Pilipinas. Sana po ay lagi po kayo mag-iingat at panalangin po natin sa Diyos na sana ang magiging presidente po natin
ay matalino at hindi bobo, sabi nga po, para umangat ang bansang Pilipinas. Muli, ipakita natin sa buong mundo na ang Pilipino ay matatalino. Ganyan lang po at maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung aking munting channel para po lagi po kayong update sa aking mga video dito po sa Riyadh, Saudi Arabia. Magandang umaga po at ingat po tayo palagi. Bye-bye!